Mga kaibigan, di po ba sabi nila na tumutulong ang isang tao dahil meron siyang dahilan? Kaya ibahagi ko ngayon sa inyo ang dahilan ni Francis Leo Marcos sa pagtulong niya sa mga tao. Kaya pakinggan po ng maigi ang bahagi ng kanyang live interview mula sa DZRH. By the way, video courtesy belongs to DZRH. Macy, no? Kumbaga, sinubukan ko na dati pero alam... Pero underage ako noon eh. Kumbaga, subok lang. Naisipan ko lang, no? Hmm. Pero sa totoo lang, wala ho tayong balak sa politika. Kumbaga, yung nakaraan is katuwaan lang, eh, no? Ang sabi nga ni Lord, sabi ko, whatever you do, kumbaga, doon sa pinakamababang uri ng kanyang mga kapatid ay ginagawa mo sa kanya. So siguro dumating na doon sa punto na masyado na po tayong matured, no? At naisip ko, kung hindi ko to sisimulan, the very first day ho na nag-lockdown, lumabas ako, hindi ko pa alam kung ano yung nangyayari. Pag ikot ko sa Bay Edsa, nakita ko yung mga pulubi natin, na wala hong yung nanlilimos, yung umaasa sila sa mga manlilimos sa kanila. Eh, wala hong nanlilimos. So ang ginawa ko, nagpaluto ko ng pagkain for 4,000 na katao para pakainin lang lahat ng pulubi sa ilalim ng EDSA, sa kahabaan ko ng EDSA. Sinali ko na rin yung mga MMDA. Hanggang sa may humingi na ng bigas, hanggang sa may nagsasabi na na dalawang araw lang yung binigay na window ng ating gobyerno, hindi kaya magkaroon ng chaos, baka yung tao magkaroon ng looting. Mm. So yun po agad, sabi ko ano kaya yung magagawa ko. So I started to think na magbigay ng bigas. Eh, hindi naman ho pala ganun kadalit, napakarami hong Pilipino. So sabi ko, Panginoon, hindi ko to kaya. Sana pumasok tong drive na gagawin ko. So I started to shout out to challenge all the richest people ng mga kapitbahay ko. Ayun, nagalit sa akin lahat, kaya umalis ako dun. Pero kasi ang sinasabi nga nila, tuloy-tuloy daw yung inyong pamimigay, pagtulong, Missy, ano? Kaya sabi nung iba, parang may balon kayo, parang may bukal kayo ng kayamanan, saan daw ba nang gagaling at parang hindi na uubos ang inyong yaman. Ito po ang masasabi ko dyan, Kuya Henry, no? Being a blessing is more important than receiving a blessing. Kaya nga sa aking pagtulong, ang aking pakiramdam ay lubos akong binibiyayaan ng Panginoon. Dahil nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Na maibsan, kahit na maliit na suliranin, nababawasan yung pag-aalala ng ating mga kababayan. Alam nyo, naiintindihan ko yung kahirapan eh. Kasi lumaki din ako sa bukid. Namuhay din ako sa lansangan. At isang bahagi ng... Saan ba ang provision ninyo? Maidagdag namin ng konti. Saan ba ang provision ninyo? Ako po ay galing talaga. Ang aking pong ama ay taga Norte. Ang aking ina ay nahahating Norte, Cordillera at Bulakenya po. Ang aking ina. Ayun. You were saying, lumaki kayo sa hirap, kaya... Lumaki po ako sa bukid. Ako po ay natutong mag-araro nung kabataan ko, nung maliit ako, siguro mga 12 anyos. Kaya nakikita ko pagka nagpapatalim kami, nasubukan ko talaga kung umawak ng araro. Kaya alam ko ho yung kahirapan. So alam nyo kasi yung katotohanan na hindi matanggap ng iba, na kapag binuksan mo yung puso mo sa pagtulong sa iba, totoo yung sinasabi ng Diyos, bubuksan niya yung durungawan ng grasya sa iyong tahanan. Uh-huh. Which is nangyari po. Tignan nyo po ito, Missy and Henry, no? I never expect na... Diri mo in 15 days, nagpadala ng message sa akin yung YouTube channel na yung YouTube ko kayang kumita ng up to 3 million a year, US dollar. Yes. Binadala na ako ni YouTube ng message. Pwede nyo pong makita yan. Makikita nyo sa Social Blade. Itatype nyo lang sa Google, Social Blade. Tapos makikita nyo na kung magkano yung, type nyo lang yung pangalan ko. Makikita, ipapakita ng Social Blade kung magkano na yung kikitain ko. So I mean... Bukal sa puso ko yung ginawa ko, hindi ko expected, ibinalik agad ni Lord tenfold. So yun yung gusto kong maintindihan ng kapwa ko mayayaman eh. Yung maging bukal sa puso niyo yung pagtulong sa mabababang uri ng tao, yun talagang bukal sa puso ah, hindi yung may pagpapaimbabaw. Bubuksan talaga ng Diyos yung durungawan ng grasya. So wala kayong inisip, sir, na wala, ito ay magiging Wala. Wala, ang iniisip ko na nga eh, Diyos ko. Tinawagan ko na yung misis ko on the second day. Sabi ko, mahal, I'm going to help our government and our people. Kasi kung hindi ako tutulong, hindi ko to i-ignite, baka mamaya may nagsasaksakan na dyan. Parang yun nangyari ko sa Laguna ngayon, namonitor ko. Yung hindi nakahingi ng pasis, sinaksak niya yung barangay kapitan. Tinaga, ano bang tinaga inyong... Tinaga po. Meron ba kayong gagawin doon? May tulong po ba kayong ibibigay?
I mean, yun agad po yung mga naiisip na pwedeng mangyari. So sabi ko sa misis ko, wag mo nang intindihin yung meron tayo rito. Ibibigay ko talaga sa tao to. Kung mauubos to, uubusin ko talaga. Pagtsagaan natin kung ano yung meron tayo dyan sa Japan. Aha. Ayun. Eh, hindi ko naman ho iniisip, nakita nyo. Nagbalik agad si Lord nang hindi ko naaasahan. Ayun. So, ibig niyo po bang sabihin, Sir Francis, na ang inyong pagtulong po ay isang misyon na ipinagawa sa inyo ng Panginoon sa palagay po ninyo? Hindi ko po ito alam kung pinagawa ng Panginoon. Pero since 2007 po, Sir, ako po ay tumutulong na. Kung baga, talagang nasa puso ko na yung pagtulong. Halimbawa, ako'y kumita. Yung talagang kalahati ng aking kinikita, itinutulong ko sa tao yan. Makikita nyo sa record ko yan. Talagang 2007, nung nagsimula ako maghanap buhay, ay kalahati na ng aking kinikita, ibinibigay ko na. Eh, hindi ko naman ho alam na puputok ako ng ganito. Eh, hindi ko naman ho alam na magse-sensationalize to. Kaya lang naman ho ako nag-Facebook. Eh, hindi na nga ako marunong mag-YouTube eh. Ngayon lang, Facebook lang ho ang tanging nalalaman ko. Eh, kaya lang naman ho ako nag-Facebook para i-encourage, makita ng mga kaibigan ko, ng kapwa ko mamumuhunan, na dapat kayong tumulong sa panahon ngayon. Because our country are facing the most formidable battle the world has ever known. That is pandemic. Oo, talaga hong, na siguro kung kayo ay sa mga panahong ito ay nasa lusak pa ng kahirapan at naroon kayo sa Canayunan o narito na sa Maynila, pero kayo ay nakikipagsapalaran pa rin para kumita ng pangkain araw-araw, hindi nyo na rin maaintindihan kung paano kayo makakarao sa bawat oras. Totoo po yan, totoo. Yun, ang nag-ignite po sa akin is kapatid na Henry is yung pag-ikot ko sa EDSA, nakita ko yung mga pulube. Uh-huh. Eh, basura ho talaga yung kinakain dahil sila yung mga tao na umaasa sa manlilimos. Uh-huh. Eh, nung unang araw, sino yung manlilimos? Wala akong tao sa EDSA. Uh-huh. So, dun ho nag-start lahat. Uh-huh. Eh, hanggang sabi ko, God, hindi ko kayang tulungan lahat. Pero kanin nyo, prior to this, may mga charity works na kayo. Hindi lang nababalita. Ay, marami po. Hindi ko po pinababalita. Ang totoo po niyan, twice a year po ako nagkaranak ng Optimum Eye Care Program. Yan po, magbibigay ako ng libreng check-up, libreng salamin sa mata, sa lahat ng mga matatandang tao at lahat ng nangangailangan. Ayan po yun. Yung kikitain ko po ng buong taon, yung kalahati po noon, gagastusin ko po para makapagbigay tayo ng Optimum Eye Care Program. Sa buong Pilipinas po yan. Buong Pilipinas po. Itong pinaka-previous po, last February, is sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan, kung saan po almost 32,000 na beneficiary na bigyan po natin ng libreng eye check-up at libreng corresponding eyeglasses. Okay, sir. Ganito. Kasi nga itong mga pagkakataong ito, talagang gobyerno, private sector at kayo mga philanthropist ay talagang nagkakaisa na. Ano pa ang inyo pong mga nakatakdang itulong at ibigay na alalay sa mga taong tinutulungan din ng gobyerno, pero maari pong limitado na ang resources na ngayon ng gobyerno, maski ang Pangulo ho, ay talagang umaaray na rin sa sitwasyon. Ano pa ang inyong... Yun na nga po, kasamang Henry at kasamang... Ang sa akin po is talagang umaaray na ho. Kaya nga po, araw-araw, talaga chinachallenge ko pa rin yung mga kaibigan ko. Chinachallenge ko lahat sila, pati yung mga kapwa ko businessman na gumalaw kayo. Ano pang magiging silbi ng kayamanan natin kung lahat tayo mamamatay na? Eh yan naman hong pera ay mababawi yan eh. Madali naman hong i-recover yan eh. Kung at least makakapagsimula ho uli tayo, but higit sa lahat, sa panahon ngayon, kailangan ho tayo ng ating taong bayan. Hindi na ho para sa taong bayan, hindi na rin para sa republika, para na rin ho sa sarili natin. Eh kung magkakaroon ho ng gulo, pinasok yung mga bahay-bahay natin ng mga tao, eh di pinatay pa tayo, di lalong mapupunta ho sa wala. So, ako'y nag-iisip lamang po ng tama. Kaya po ang ngayon po hanggang sa mga tutuloy-tuloy pa, actually po ngayon na naka-schedule ko pong bigyan ay yung Chaong Quezon, yung Muntinlupa, yung isa pong staff ko, yung mag-asawang BRICS, sila naman ho yung tumitingin doon sa mga nagre-request ng gatas. Gawa nga nang daw ho yung merong mga single mom na walang trabaho, no work, no pay, eh pinadadala ho sa amin yung video, tubig na ho yung ipinasususo sa kanilang mga anak eh. Oo. Alright. So, yun na parang bilang malayang mamamayan na parang napakapunong ganong sitwasyon. So sabi ko, sarili ko, Panginoon, kung ito yung gusto mong mangyari, di mangyari po ang kaloob mo, wag ang kalooban ko. Basta ang malinaw na nakikita ko riyan sa inyo, Missy Ren, na handa kayong bumalik sa pagtulog sa bangko, pagsakol ng kanin sa sahan ng saging, makatulong lang sa kapwa. Tama ba? Tama po kayo. Tama po.
At ang susunod na bahagi ng kanyang interview ay dito natin makikita ang kahalagahan ng pagpili ng ating mapapangasawa. Actually po, late din na lang ako naintindihan ng aking asawa. Nung una, pangatlong araw, sabi niya, pag di mo tinigilan yung kalokohan mo, maghihiwalay tayo. Eh sabi ko, di sige, maghiwalay tayo. Pero nung nakita niya na talaga na binubuhos ko na lahat, biglang tumawag sa akin, sige, ubusin mo na. Tapos pag naubos, uwi ka na dito sa Japan, dito ka na tumira. Talaga naman. Pero at kayo pero nangyayaan ng maunawaing asawa, no, pa Henry? Oo, napaka maunawahin. Siyempre, hindi niya maiwas. Nagagalit nung una kasi parang nasisiraan raw ako ng ulo. Eh di sabi ko, sige, bahala ka. Pero nung pangatlong araw, hindi ko na siya pansin. Nakot na araw, nakita niya, binubuhos ko na. Tumawag na, di na ho nakatest. Sabi niya, sige. Sana ho, Sir Francis, kung ano man ang inyong naririnig, ay ito sasabihin ko na sa sabayan ng Pilipino, no ho. Kasi marami ako naririnig na keso kayo raw ay isang bogus, marami raw kayo kung ano-ano. Alam mo ninyo, maaari kong sabihin sa kanila, wala kaming pakialam sa akusasyon nyo sa isang taong gumagawa ng mabuti. Dahil walang sino man sa mundong ibabaw na nabubuhay nang walang bahid sa sarili. Alam nyo, ayoko na lang kong pahalakihin yan. Ayoko na rin sagutin yung mga bagay na ganyan. Pero isa lamang ho ang sinasabi ko, kung yung kanilang mga sinasabi ay makatotohanan, andito ho ako sa aking bahay, andito ako sa aking opisina, at the very first day, sinasabi ko kung saan ako nakatira, eh, pinakikita ko nga sa video kung saan ako nag-opisina, eh di puntahan ho nila ako rito at nadala nila ako ng mandamiento de aresto at ako ho'y magpapa-aresto. Kesa ho yung muro, alam nyo ho, yung heckler lang ho yan, wala akong katotohanan yan at pinasisingo ng alingan ko ho yan. Eh may kwento pa nga ho, na kahapon lang lumabas, na ako daw ay nangamkam ng lupa sa parting norte. At in-interview ho yung mayor, eh yung mayor ho ang sumagot na ako raw ho ang nagbigay ng mga lupa sa mga walang lupa doon. So baliktad ho yung kwento. Di bali ho, at on our own capacity, kami ni Missy, sapagkat galing ako, ako talaga ay ako ay anak ng mahirap na bayan at hanggang sa ngayon ay maski pa paano ay nakakaraos naman. Saan bayan po yan? Sa San Antonio, Quezon ho ako. Kalapit ng Chaong. Para sa iyo. Oh, sige, 5 tonelada ako. Upon your disposal. Nako. Baka ho. Kung mahirap na bayan ho talaga 'yan. Sige, third class municipality Sir Francis. Kaya pa naman ho ng aking butas na ho yung 2 bulsa ko, 4 ho yung bulsa ko eh. Uh-huh. Yung 2 ho'y butas na. Yung isa medyo malapit na pero meron pa ho nakareserbang isa. Uh-huh. Sige po, kapatid na Henry. Pagpadalaman lang ho kayo ng kahit nakaperasong sulat para dito sa kung sino man ho ang pipick up, pwede na hong pick upin, hintayin lang ho. Siguro pagdarating, within 2 to 3 days yung aking trailer manggagaling ng norte, 5 tonelada po ako para doon sa bayan mo. Pero it is upon your disposal po. Kasi kayo ho yung higit na nakakaalam kung sino yung mahirap at hindi. Kasi wala naman po kinalaman doon. Oh, sige po, basta Sir Francis, ang aming pong palaging dalangin at dasal ay sana po hindi lang biyaya ng kayamanan ng inyo pong angkinin, kundi ang lakas ng katawan, ang patuloy na tatag ng emosyon at espiritual na bagay, sapagkat dito po tayo humuhugot, alam ko, lalo po ng compassion sa ating kapwa. Yan po, ang pananaw ko po dyan is yung Psalm 91 na kapatid na Henry, no? Sabi nga ni Lord, do not fear for I am with you. Uh-huh. So gusto kong patunayan kung totoo talaga yung sinabi niya na do not fear for I am with you. So wala po akong tulog at laging puyat, laging pagod. Pero pag gising ko po ng umaga, kahit isang oras lang yung aking tulog ay nakakaramdam po ako ng kaibang kalakasan. Maaring spiritual. So, totoo anong po yung sinasabi Sir Francis, ng Psalm 91. Anong may mensahe ninyo sa ating mga kababayan na kikinig ngayon? Na siguro yung iba ay nag-aantay ng inyo pong mga word of encouragement din. Ganito po, tayo po ay manatili sa ating mga tahanan para hindi po tayo magkahawa-hawa. Sumunod po tayo sa enhanced community quarantine. At kami naman po, yung pong iba, gustong mag-message doon sa aking YouTube channel, mag-message po kayo para at least babasa ko po talaga yung inyong mga mensahe. Kung yan naman pong inyong kahilingan na ilihiti mo at verify po, ako po ay tutulong. Hindi lamang po ako, kundi napakarami po mga tumutulong, napakarami na po sumagot sa aking challenge. Kaya hanggat maaari, keep safe. Ang gobyerno naman po ay ginagawa nila ang kanyang kakayahan para maibigay yung ating pangangailangan. At syempre, ganun na rin po ako, tutulong po ako, kapatid Henry. Sa abot ng aking makakaya, lahat po nang meron ako, itutulong ko yan
At syempre, yung mga kaibigan ko, tumutulong na rin naman po, especially po yung isang kaibigan na si Bernard, talagang todo suporta po siya sa aking advokasya. Mm-hmm. Yun lamang po, kaysa kayo ay magla-riot, maglalabasan, baka lalo tumagal yung quarantine. So sumunod na lang po tayo sa pinag-uutos ng ating gobyerno at kami po itutulong sa abot naming makakaya. Alright, Sir Francis, maraming salamat po. Pagpalain po kayo from time to time, kami makikipag-unahin sa inyo. Huwag kayong maglala. Pag may bababag, pag may bababag sa inyong mga tao. Haharapin. Ayan niyo na po yan. Yung napag-usapan natin si Francis Leo Marcos, ay titingnan natin kung ano, magkano na ba ang kaniyang pwedeng kitain sa kaniyang YouTube account. Enter natin is Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos. Medyo mahina yung internet ko eh. Ito na, load na. Ito na. May mga lumabas dito, friends. Kaya, unahin natin itong nauna. Itong may 1,030,000 subscribers. Grabe, ang dami na ng subscribers ni Francis Leo Marcos. Ano? Tingnan natin. Kung magkano na ba ang kanyang pwedeng kitain. Ito na, nakita na natin. Ayon dito sa Social Blade, sa estimate ng socialblade.com, ang monthly estimated earnings ni Francis Leo Marcos na may 1.03 million subscribers, ang monthly possible earnings niya ay range from $5,100 hanggang $82,300. Grabe, ang laki ng kikitain niya, mga friends. Tapos, magkano na ang kanyang estimated yearly earnings? Tingnan natin. Ang kanyang estimated yearly earnings ay range from $61,700 hanggang $987,100. Grabe, almost konti na lang kulang, $1 million, almost $1 million na ang kanyang kikitain yan sa estimate. Kaya maganda talaga ang epekto nitong ano sa kanya, itong pagtulong niya sa mga tao, kasi ano eh, ang pagtulong niya may bumabalik. Bali, hindi niya iniisip yung ano niya na ganito ganyan, pero yung pagiging ano niya, pag tulong niya sa mga tao, syempre gumawa siya ng YouTube kasi may ano, may mga binabati ko siya, tapos ano naman, kailangan niyang sagutin, tapos nambunan siya ng ano, ay parang gano'n na may naambon sa kaniyang posibleng kitain. Grabe ito. 61,700 hanggang $907,100. Kung i-convert natin yan sa $1 is to 50 pesos, ang laki na yan. Almost 50 million. Grabe. Makikita rin natin dito sa socialblade.com na nag-create siya ng kaniyang
account noon lang March 21, 2020. Grabe, lagpas isang buwan lang, hindi pa umabot ng 2 months, nagkaroon na siya ng 1.03 million subscribers. Tapos itong kanyang video views ay umabot na ng 31,755,381. Grabe talaga. Kaya sana naman mag-like rin kayo sa ano ko, sa mag-subscribe kayo sa YouTube ko, kasi para maabunan din ako ng ano, kita balang araw. Kasi sabi nila kapag umabot raw ng 1,000 yung subscribers, tsaka maabot yung 4,000 hours of views, mag-message na si Google sa iyo, I mean si YouTube, na eligible ka na pwedeng magkaroon ng kita mula sa mga advertisements. Kaya friends, paki-subscribe na lang po. Makikita niyo diyan sa ibaba itong video ang subscribe. Paki-click na lang po niyan para matulungan niyo ako na magkaroon ng subscriber, tapos balang araw magkakaroon din ako ng konting biyaya. At yan lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita muli tayo sa susunod. Salamat. Bye-bye.